Inaasahang mararamdaman ang epekto ng El Nino sa Pilipinas mula Oktubre hanggang sa unang bahagi ng 2015. Ayon yan sa PAGASA, bumuo na ang Department of Agriculture ng task force para paghandaan ito. Pero wala pa raw silang konkretong plano sa ngayon. Makibalita tayo kay Charlene Belvis. Malansang amoy ang sasalubong sa mga mamimili sa Barangay del Rosario Public Market sa Santo Domingo, Albay. Ang tubig kasing lumalabas sa mga gripong gamit ng mga tindero sa paglilinis ng mga panindang isda, kakaunti na lang. Minsan humihi na yung tulo ng tubig eh. Pag di ka mo nakahugas, anong epekto kaya? Babaho, dito sa loob. Bukod sa Barangay del Rosario, ramdam din ang kakulangan sa supply ng tubig sa apat pang barangay sa naturang bayan. Hindi raw kasi napupuno ang 11 tangke ng tubig sa lugar dahil sa init ng panahon. Bukod sa mga taga-Albay, umaaray na rin ang iba pang taga-probinsya sa epekto ng mainit na panahon. Ang mga magsasaka, nalulugi dahil walang maani mula sa mga natuyong pananim. Dahil dito, nangangamba ang mga otoridad na baka hindi mapunan ang mahigit 5 million metric tons ng palay na kailangan ng bansa sa mga susunod na buwan. Malaking porsyento kasi nito ang nagmumula sa mga probinsyang apektado ng tagtuyot tulad ng Nueva Ecija, Isabela, Pangasinan, Cagayan, Pampanga at Bulacan. Unti-unti nang bumababa ang level ng tubig sa mga pangunahing dam, gaya ng Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa mahigit 70% ng populasyon ng Metro Manila at Karatig Probinsya. Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, pag nagtuloy-tuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, posibleng maulit ang pilabalding eksenang naranasan ilang taon ang nakakaraan. Ang Maynilad, sinabing sapat pa naman ang kanilang supply ng tubig. Pero kung hindi raw umulan sa buwan ng Hunyo, posibleng magsagawa ng pagrarasyon ng tubig. Nauna nang sinabi ng PAGASA na sa Hunyo o Hulyo, posibleng muling maranasan ang El Nino. Pero ang epekto nito, mararamdaman sa Oktubre hanggang sa unang bahagi ng 2015. 1998 na maranasan ang isa sa pinakamalalang El Nino sa Pilipinas. 4,000 hektaryang sakahan ang napinsala noon sa 18 probinsya. Sa Mindanao, 74 ang namatay dahil sa El Nino. Nagutom naman ang halos kalahating milyong pamilya kabilang ang mga katutubo. Para paghandaan ang nagbabadyang El Nino at maiwasan ang trahedyang dulot nito, bumuo ng Task Force at Department of Agriculture. Tinukoy na ng ahensya ang mga lugar na posibleng lubhang maapektuhan kabilang ang ilang probinsya sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soksarjen. Pero ang konkretong plano para rito, hindi pa nababalangkas. Pero sa ngayon, may mga alternatibong paraang ginagawa para maibsan ang kakulangan sa supply ng tubig, gaya ng cloud seeding at ang pagproseso ng tubig na galing halimbawa sa Laguna, Dibay. Charlene Belvis, Nagbabalita, Pilipinas.